Isang kagimbal-gimbal na balita ang nasagap namin kinaumagahan. Natagpo ang patay sa sariling kwarto ang kapitbahay naming si Bernadette. May mga sugat ito sa leeg, wakwak ang tiyan, at namutla ang buong katawan na parabang naubusan ng dugo. Ang mas masaklap pa, walong buwan ng buntis ang babae, pati ang sanggol na dinadala nito sa sinapupunan ay nadamay. Ulo na lang ang natira sa katawan ng sanggol. Wala na ang iba pang bahagi ng katawan nito. Labis-labis tuloy ang pagluluksa ngayon ng asawa nitong si Ernesto. Halos hindi makausap ng maayos ang lalaki dahil sa walang patid na pagtangis. Hinalangan ng marami, aswang daw ang may gawa nito. Wala naman kasing nakapasok na magnanakaw sa kanila kagabi. Nakakandado raw ang mga pinto. Wala ring nawala sa loob. Base sa paraan ng pagkamatay ng babae, sigurado silang aswang lang daw ang makakagawa nito. Pero ang tanong, sino at saan nagmula? Paano nagkaroon ng aswang dito sa Maynila? Ako nga pala si Joshua at heto ang malagim na kwento ng aming lugar sa Caloocan. Nakatira kami sa Caloocan North. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan mismo. Matagal na itong nangyari. Naghinala ang lahat na may napadpad na aswang dito sa amin dahil sa pagkamatay ni Bernadette. Isa siya sa mga kapitbahay namin at marami na rin nakakakilala sa kanya dito dahil isa siyang tendera sa palengke na nakapwesto sa Novaliches Bayan. Maraming nagulat sa kanyang pagkamatay, kaya naman marami rin ang nagpanik at natakot nang lumabas sa gabi. Dahil sa nangyari, alas 7 pa lang ng gabi ay sarado na lahat ng mga kabahayan. Marami ka rin makikitang mga bawang na nakasabit sa kani-kanilang mga pintuan. Ang iba ay nakita ko pang nagsaboy ng asin sa harap ng kanilang mga bintana. Ang buong pamilya naman namin ay walang pinagkaiba sa kanila. Puno rin kami ng proteksyon mula sa loob hanggang sa labas. Nagtataka nga rin kami kung bakit nagkaroon ng aswang dito. Ang alam kasi namin, sa mga probinsya lang nag-e-exist ang mga aswang. Nang sumunod na araw naman, muli kaming nagulat sa panibagong balita na aming nasagap. Marami daw mga patay na asong natagpuan sa labas. Lahat ng mga ito ay wakwak ang tiyan at ang iba ay pugot ang ulo. Wala ngang namatay na tao ng araw na yon. Puro mga ligaw na hayop naman ang pinagdiskitahan ng mga mailap na nilalang dito. Dubhanang nabahala ang karamihan sa amin noon. Ang iba nga sa kanila ay napilitan ng umuwi sa kanilang probinsya pansamantala. Ang iba naman ay napilitang lumipat ng ibang bahay, yung medyo malayo sa amin. Hanggang isang gabi, biglang sinumpong ng lagnat ang bunso kong kapatid. Sa sobrang taas ng lagnat niya ay hindi sumasapat ang mga home remedies na ginagawa ng nanay ko sa kanya. Napilitan tuloy siyang utusan ako na bumili ng gamot sa labas. Ang problema, nasa bayan pa ang pinakamalapit na butika sa amin at kinakailangan kong mag-tricycle upang makarating doon. Dahil nga wala ng mga tricycle sa mga oras na yon, napilitan akong gamitin na lang ang aking motor. Sinamahan na rin ako ng tatay ko at umangkas siya sa likod. Hindi raw niya ako papayagang lumabas mag-isa, lalo na't may gumagalang aswang sa amin. Kaya napilitan siyang sumama na lang sa akin. Agad kaming umalis noon, dala ang perang pambili ng gamot. Binilisan ko ang pagmamanayaw sa motor para agad kaming makauwi, lalo na't delikadong magpagabi noon sa lugar namin. Ligtas naman kaming nakarating sa bayan. Ako na ang bumaba sa motor at pumasok sa isang butika para bumili ng gamot. Dahil kaunti lang ang tao noon, ay agad akong natapos at nakalabas. Muli kong pinaandar ang motor at nagmaneho pabalik. Habang nasa gitna kami ng kalsada, bigla akong kinalabit ng tatay ko. Anak, tignan mo yun oh. Hindi ako makalingon sa kanya, kaya nilakasan ko na lang ang boses ko para marinig siya. Bakit tay? Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Lumingon ka sa taas. Nakikita mo yun? Sagot niya sa akin. Binagalan ko ang pagmamaneho, saka lumingon sa taas. Itinuro ni tatay sa akin ang isang malaking ibon na lumilipad sa kalangitan. Medyo malayo ito sa amin,
Pero kitang-kita ng malaki ang katawan nito kumpara sa pangkaraniwang ibon. Nagulat ako. Ano kaya yun? Tuluyan kong hininto ang pagmamaneho sa motor at pinagmasdang mabuti ang lumilipad na ibon. Napuna ako na tila pababa ang lipad nito. Anong klaseng ibon kaya yan? Bakit ang laki? Tanong pa nga ng tatay ko sa akin. Ako naman ay hindi makasagot sa labis na pagtataka. Patuloy lang akong nakatingin sa taas habang pababa ng lipad ang kakaibang ibon na yon. Hanggang sa may napansin kami ng tatay ko. Nang mapagmasdan namin sa malapit na anggulo ang ibon, ay nagulat kami dahil hindi pala ito ibon, kundi isang tao na kalahati lang ang katawan. May mga pakpak ito na pumapagaspas pa. Papalapit ito sa kinaroroonan namin. Muli kong pinaandar ang motor at kumaripas ng takbo sa pagmamaneho. Muntik na nga kaming sumemplang dahil sa sobrang bilis ng takbo ko. Ang tatay ko naman ay sobrang takot na takot din. Halos maglundagan na siya sa likod ko habang inuutusan ako na bilisan pa ang pagmamaneho. Sa kabutihang palad, nakauwi kami ng ligtas sa aming bahay. Agad kong pinarada sa loob ang motor, saka kinandado ang mga pinto at bintana. Muli kaming nagsabit ng mga bawang sa maaari nitong daanan at nagsaboy din kami ng asin sa harap ng bahay. Habang inaayos namin ang mga proteksyon sa loob, ay doon naman ikinuwento ni tatay kay nanay ang tungkol sa nakita namin. Naglagay rin ako ng matutulis na kawayan sa harap ng bintana dahil ayon sa nabasa ko ay mabisang pantaboy rin daw sa aswang ang matutulis na armas o sandata. Nagtagal ng ilang buwan ang manananggal na yun sa aming lugar bago ito tuluyang naglaho at hindi na nagparamdam. Sa loob ng mga buwan na yun ay umabot sa 10 ang naitalang biktima nito. Bukod pa roon ang mga ligaw na hayop sa daan na madalas matagpo ang wakwak ang tiyan at pugot ang ulo. Hanggang sa panahong yon, ay wala pa rin nakakaalam ni isa sa amin kung saan nagmula ang manananggal at kung ano ang pake nito sa aming lugar. Hanggang sa magbalik na lang sa dati ang aming bayan at marami na muling lumalabas sa gabi, ay walang nakatuklas kung sino ang aswang na napadpad sa aming lugar sa Caloocan. Makalipas ang 3 taon, marami nang nagbago sa buhay ko sa mga panahong ito. Nandito na ako sa Ortigas nakatira dahil dito malapit ang trabaho ko. Tuwing weekend na lang ako umuwi sa amin para bumisita sa aking pamilya. Sa mga panahong ding ito, nakalimutan ko ng tungkol sa manananggal na naligaw noon sa lugar namin sa Caloocan. Masyado nang nakafocus ang utak ko sa trabaho. Hanggang isang araw, bigla akong nakatanggap ng mensahe sa Facebook. May isang babaeng nagpakilala sa akin gamit ang isang account na malayo sa pangalang ipinakilala niya. Ayon dito, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw niya kinakalimutan yung panloloko ko sa kanya. Sinubukan daw niya akong gantihan at bawian dito sa amin, pero pinigilan lang daw siya ng mga kalahi niya dahil ayaw nilang may makadiskubre tungkol sa lihim nila. Pero ngayon daw, naglalakas loob na siyang sabihin ang lahat ng ito sa akin dahil nakumbinsi na raw niya ang buo nilang angkan na paghigantihan ako. Huwag ko raw isipin na nagbibiro siya dahil alam niya raw kung saan ako nakatira ngayon. Dahil kahit hindi na raw siya nang gugulo sa Caloocan, nakamasid pa rin daw siya sa akin palagi. Gulat na gulat ako nang sabihin niyang nasa Ortigas ako nanunuluyan ngayon. Doon ko rin biglang naalala ang isang nakaraan tungkol sa textmate ko dati na taga-Kapis. Sa pagkakatanda ko, masyadong madrama at malungkutin ang babaeng ito. Pinaikot ko siya noon at pinaniwala ko na mahal ko siya. Nahulog naman ang loob niya sa akin. Halos 2 taon ko rin siyang niloloko at pinagtitripan noon. Hanggang sa magsawa na ako at napilitan akong aminin sa kanya na kalahati ng pagkatao na ipinakilala ko sa kanya noon ay hindi naman talaga totoo. Gawa-gawa ko lang yon para paniwalain siya. Hindi niya yata matanggap yon, kaya bigla niya akong binalaan na hahanapin daw niya ako para paghigantihan. Hindi ko naman sineryoso yon, dahil paano ba naman ako gagantihan ng isang babae? Pero dahil doon, labis-labis ng pagsisisi ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa tingin ko ay nanganganib na ang buhay ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako magtatagal sa Ortigas.
Parang gusto ko nang humanap ng ibang lugar at trabaho para lang makalayo sa kanya. Magmula noon, lagi na akong naglalagay ng bawang, asin, patalim at iba pang pangontra sa apartment ko, mula loob hanggang labas, pati sa bubong. Araw-araw at gabi-gabi akong naglalagay ng mga pangontra para makasiguradong hindi niya ako malalapitan. Sa ganoong paraan ko na lang iniligtas ang sarili ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako maliligtas ng mga pangontrang ito. Lalo na't habang tumatagal, nakasisigurado akong patindi rin ng patindi ang galit niya sa akin. At mas tumitindi pa ang pagkauhaw niya na makapaghiganti sa akin. Hanggang dito na lang, Sir Van. Maraming salamat po sa inyo. Yo, what up mga kamalikmata? Kumusta po kayo? Shoutout po tayo, shoutout. Unahin ko na po ang aking mga solid kamalikmata members. Shoutout po kay Madam Dimples Yumi. Maraming salamat po, Madam. Shoutout din po kay Madam Michelle Cidron. Maraming salamat din po. Shoutout din po kay Ariza Miguel. Maraming salamat, Madam. Shoutout din po kay Maricar M. Maraming salamat po, Madam. Shoutout din kay NCM. Maraming salamat, boy. Shoutout din po kay Madam Del. Maraming salamat din po. Shoutout din po kay Madam Lena. Maraming salamat din, Madam. Shoutout din kay Madam Joan Ueda. Maraming salamat din po, Madam. And shoutout kay Pops Dance Densho. Maraming salamat, Pops. So yun, shoutout na rin po natin sila Madam Belen Malbas. Shoutout kay Bobby Ong Sueco. Shoutout kay Razel Duran. Shoutout din po kay Bernadette Yadaw. Shoutout din kay Shayvana Muya. Shoutout din kay Maria Maria. Shoutout din kay Joaquina Abaw. Tama po ba? Shoutout din kay Kirby Del Puerto. Shoutout din kay Maribel Fregiliana. Tama po ba? Frigiliana. Shoutout po. Shoutout din po kay Bridget Manyalak. Manyalak o Manalak. Shoutout po. Shoutout din kay Jaymar Belarmino. Shoutout din kay Teresita Aguilar. Shoutout din po kay Marlin Ortego. Shoutout din kay Russell Gatchalian. Shoutout kay AJ Kit. Shoutout kay Madam Rain. Shoutout po kay Choji D. Shoutout po kay Maria Lisa Policarpio. Shoutout po kay Hondrade Eve. Shoutout po kay Christina Roaring. Shoutout po kay Lalaine Yap. Shoutout kay Taylor Nuevo. Shoutout din kay Tammy. Shoutout din kay Lily Santiago. Shoutout Christian JM. Shoutout Ghoster Short. Shoutout Mira Eva. Shoutout din kay Sweet Lady Centeno from Malolos, Bulacan. Shoutout kay Pamela. Shoutout din po kay Madam Peros Florita. Shoutout din kay Janet Sabado. Shoutout din kay Jeremar. Shoutout kay Sofia Lorraine Velasco. Shoutout kay Lourdes Desus. Shoutout Marivic Garcera. Shoutout Blesilda Ramos. Shoutout kay Labs ng Bayan. Shoutout kay Aga Fernando. Shoutout din kay Sylvia 625 from Ulilan, Bulacan. Shoutout po. Shoutout kay Adderley 11. Shoutout kay Zach Santos. Shoutout kay Levi Osamu. Shoutout kay Jessica Baychong. Tama po ba? Shoutout kay EDM Mori. Shoutout kay Jean Aizel o Jean Aizel. Tama po ba? Shoutout po. Shoutout kay Elise. Shoutout din kay Eros Official. Shoutout kay Sandria Roslyn De Guzman. Shoutout kay Martin C. Shoutout kay Liza De Galicia. Shoutout kay Denise Akira Nicole F. Medina. Haba. Shoutout kay
ay neseryo, tama ba? Ay. Eh? Basta shoutout sa'yo. Shoutout din kay Madam Yoli. Shoutout din po kay Jamie Fox. Shoutout Imelda Pascua. Shoutout Juliet Laming. Shoutout J.A. Rides. Shoutout Ling Praile. Tama ba? Shoutout kay Madam Naima Nasroding. Shoutout kay DRK Blue or Dark Blue. Shoutout Maria Teresa Galima Mayo. Shoutout kay Ruth Mend. Shoutout din kay Ergeline Sumandal. Tama po ba? Shoutout kay Michelle Kusay. Shoutout kay Migs Lee. Shoutout kay Aphrodite Perales. Shoutout kay Intern Divina. Shoutout kay Ninang Ann. Shoutout Rowena Pionela. Shoutout my favorite. Shoutout din kay Allison Opaon. Shoutout din kay Mabs Flores. Shoutout din kay The Only One. Shoutout din kay Elerima Neng Fujimaki. Tama ba? Shoutout po. Shoutout din kay Kelkiel Redula. Shoutout kay Joy Fe Penaso. Shoutout kay Eric Oavenada. Tama ba? Shoutout kay Injection Junior. Shoutout Atrun Borja. Shoutout Mieljan Talabok. Shoutout kay Curty Boy. Shoutout kay Limo. Shoutout din kay Grace 22 Dorato. At sa Dorato Family and sa Lima Family. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Gerald Bernal. Shoutout din kay Pauline Santis Esteban. And shoutout kay Matthew Gascon. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta at sa pakikinig sa ating channel. Muli, ako po si Van. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Hanggang dito na lang po muna. And I thank you.